Ang sabi po ni Governor Hubahi, wala daw siyang nakuhang kopya. Kumbaga parang yung, regarding doon sa mismong reklamo, nagtaka na lang siya dire-diretso. Hindi daw sila dumaan sa investigasyon. Ito bang pagpapasuspende sa kanya ay magiging bahagi ng investigasyon? And considering 2022 pa raw itong isyong inihain sa kanya or admin case na inihain laban sa kanya. Very clear kasi nakalagay po sa ating local government code na may tinatawag na notice of hearing. Ang ibig sabihin dyan na kailangan bibigyan si yung complaint, yung respondent ng opportunity to submit a verified answer within 15 days from receipt of the summon. Kung may summon man natanggap siya from the office of the president, kailangan bigyan siya ng 15 days to find an answer. Then after the answer, 10 days, doon pala mag-start ang investigation. And the investigation, hindi dapat sa Malacanang, kung hindi doon mismo sa office sa probinsya ng Davao del Norte para malaman ng investigative officer, ng officer of the president, kung may basihan ba yung complaint. So ibig sabihin, hindi basta-basta na i-issue ang preventive suspension, kailangan talaga na may investigation, bibigyan ng opportunity na magpaliwanag bago ibigay yung preventive suspension. Kasi nakalagay doon, may authority ang Office of the President to issue preventive suspension if the evidence of guilt is strong. So paano mo malaman kung evidence of guilt is strong? Kailangan bigyan natin ng opportunity na pakinggan ang both side, the complainant, bigyan ng opportunity na magpaliwanag bakit dapat i-suspend o tanggalin sa pwesto si Governor Edwin. Si Governor Edwin din dapat bigyan din ng opportunity na magpaliwanag. Yun ang konsepto ng democracy. Yun ang konsepto ng tinatawag na due process na naka-guaranteed po yan sa ating saligang batas, and in fact, naka-specify po yan sa local government code na dapat bigyan ang respondent ng pagkakataon na magpaliwanag within 15 days, bigyan ng pagkakataon na harapin at i-cross-examine yung mga complainant at saka yung mga witnesses. Kailangan kumuha siya ng magaling na abogado. At same time, hindi siya matatawag na presumed guilty na. He is still presumed regular, presumed in good faith, presumed innocent. So ibig sabihin, yung nag-complain, siya ang may burden of proof to present evidence na guilty si respondent governor. Kung hindi niya mapatunayan, kailangan hindi basta-basta na mag-decide ang office of the president. And lastly, hindi dapat mag-issue ng office of the president ng isang decision few days bago ang isang malaking rally sa Davao del Norte. Otherwise, bakulayan talaga ang politik na may politika of that decision ng Office of the President. Attorney, so kumbaga, linawin ko lang, clarify ko lang. Dapat magkaroon muna ng investigasyon at batay doon sa investigasyon, titimbangin yung magiging resulta noon, tsaka magpapatupad ng preventive suspension. Hindi una yung preventive suspension bago ang investigasyon. Tama, so hindi lang investigation, bigyan ng pagkakataon, bigyan ng opportunity na magpaliwanag. Bigyan sila ng certain period of time ang respondent governor si Edwin ng pagkakataon na mag-submit ng verified answer. May say verified answer under oath. So kailangan naka-under oath yun, bigyan siya ng pagkakataon na magpaliwanag. In this case, based sa sinasabi ni Governor Edwin, wala daw siya natanggap na notice or hindi siya binigyan ng pagkakataon na sumagot. So in this case, paano malaman ng Office of the President kung ang evidence of guilt is strong, kung hindi nila binigyan ng pagkakataon na mag-submit ng answer or sagot si Governor Hubahi? Mm-hmm. And ito pa, attorney, ang nung natanong ko siya, ano ang reason ng kanyang suspension? Sabi nga, noong 2022 ay nangyari ito, November ata ito, nung kanyang ni-recall yung sasakyan
na bagong bili daw yun eh, na inisyo ng Kapitolyo. So kumbaga, government vehicle pa rin yan. Kasi nga, sabi, meron naman siyang existing, kumbaga, binigyan lahat ng mga board member para magamit nila na service. Eh, sabi daw nitong board member, as per ano ha, panayam natin kay Governor Hubahib, na meron pa naman daw siyang magagamit. So ang ginawa, ni-recall niya yung sasakyan, kesa sa Matenga na lang doon sa mismong bahay ng board member, ipinagamit na lang niya dito sa engineering office ng Kapitolyo. After noon, marami na mga sinasabi itong board member na kesa ginigipit, ganito, ganyan. So ginawa, after one month, isinuli din niya. Binalik din niya yung sasakyan. Tingin mo, ganito yung magiging parusa doon sa issue na yun. Tapos tinanong ko siya, after ba ng insidente na yun, kasi umabot na ng mahigit isang taon, nagkamabutihan na ba kayo? Sabi niya, after nun, wala na. Parang walang nangyari na ganun na mga discussion nila. Tingin mo, sapat itong 20 or yung bigat ng parusa? Yung desisyon ng preventive suspension, it is beyond that board member. Hindi lang dahil sa board member na yan na bigyan ng preventive suspension yung governor ng Davao del Norte. Kung hindi, may malaking tao na nasa likod dyan na na-issue. Mabilis lang ha, ilang one year lang mahigit, hindi pa nga tapos yung investigation. Kung may investigation man, hindi pa man nabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag o magbigay ng answer, may desisyon na. Ibig sabihin, it goes beyond the board member. So may malaking tao na nasa likod dyan, bakit na-issue yung preventive suspension laban sa governor?